So for today, nandito kami sa SM ng parents ko para bumili ng microwave kasi nasira yung ginagamit namin sa bahay. So samahan nyo kami. So nandito kami ngayon sa department store at tatlong brands lang yung pwede namin pagpilian. So lilipat kami ngayon ng SM Appliance Center. So tara, lipat tayo. Karating na tayo dito sa section ng microwave. So dito ang dami naming option na pwedeng pagpilian. Halos lahat yata ng brand nandito. So we are just only setting the budget at around 5,000 to 6,000 pesos kasi we don't need a fancy microwave. Pero syempre, mas gusto rin namin yung medyo malaki ng konti kasi para kasha yung bowl or yung plato na ilalagay namin just in case na mag-reheat kami ng food. Ito yung better nila. Ayan, better nila rin din natin. Dalawa natin. Bakit? Pangirapon natin yung Pasko. So, ayan na. Tandaan nyo. Isa sa mga mapapanalunan nyo sa Pasko is yung kettle na yan. So, hintayin nyo. Ito, 1,700. Yung brand. Imerflex. Ito mga naman. Ano ba yung binili namin natin na hindi nagtagal? Yun, yung alaw sa tap. Sure ba? Kaya, meron na rin. Ito na lang. So wala pang 5 minutes, nagbago na yung isip namin sa kettle. So ito na lang daw. Ito ang daming kettle, ma. Ma, ito maraming kettle. Bakit naman yan? Eto. Ito na lang. Tapos bibili ka isa nito, pang raffle. Tuloy pa rin ang raffle sa Pasko, so asahan nyo itong kettle na to. Ito limang libo. Samsung yan. Elba. Pero maliit. Ano yung tatang? Elba. Elba? Pareho bang 9,000? Oo. Pareho yung libo siya magandang laki. Oo, pareho siya. Ay, 7,000 yan. Ayan, ala. So sumasobra na kami ngayon sa budget namin. Samantalang dati, 3,000 lang. May microwave ka na. So nung nakita ko yung luma naming microwave dito sa display, na-realize ko na kung available pa rin siya sa market, ibig sabihin, meron pa rin siyang parts na available na pwede naming bilhin. Ewa ko ba, pero parang hindi ako masyadong confident kay American Home. Although mas maganda yung itsura niya compare din sa luma naming microwave. Katulad nung dati nating matira. Ayan. Nasa? Ito. Ito. Whirlpool na lang pa. So mas pinili namin yung Whirlpool kasi years din naman yung itinagal niya sa amin. At kung tutuusin, pwede pa naman namin siya talagang ipagawa. Para mabibili ko yung masira, yung bibili namin itong microwave na Whirlpool, itong bread toaster na to, isang ganitong kettle, saka isang ganito. Itong Christmas tree. May isang box to, pero kasi parang regalo na. Check ko pa kung may box. Kinuha na ba yung lumang microwave sa pagawaan? Tinatanong ko lang kung nakuha na namin yung pinagawa naming microwave sa pagawaan. Kasi na-discover ko na merong service center ng Whirlpool sa Bataan, so pwede namin siyang pagawa doon.
resting time. Bakit yung kettle hindi na raw pwedeng gawin? Sabi nila. Ano po yung kettle nila? Ayaw nang gumagawa ng ganyan. Yung pindutan. Pwede pa yun? Kung pindutan lang naman po yung difference. Pwede pa raw kung pindutan pa lang yung difference. Kompleto na lang. Kompleto na sa bahay yan. Natira lang yung microwave namin, na-realize namin pwede pa siguro namin ipagawa kasi nakita pa namin dito yung luma namin microwave. Pwede pa service center? Oo, sabi, tinawagan ko na ngayon sa Angeles. Kada area pala iba kasi sa Bataan kami. Ilan? Five. Ay talaga? Matatago mo yung resibo ha? Yes. Pag-iwan ko yung resibo mata. I-email ko sa sarili ko para hindi ko ano. Kaya siguro yung iba asahe yung binibili. Kasi electric pan niya, parang kanyo lang, nasisira na. Harang-hara. Ngayon na, hindi ka na mahirapan din sa basement. Ano ha natin yung lahat ng button ha? Kasi yun yung sira ng microwave namin ngayon eh. May button na hindi gumagana. Okay. Okay, thank you. So na-testing na naming lahat, kailangan na lang naming bayaran. So nakabili kami na isang microwave, ng isang wall fan, isang gas stove, dalawang kettles, saka isang bread toaster. So tara, bayad na tayo tapos uwi na. Bye-bye!